hirap talaga magano mag-vlog ng bumabiyahe ng isang kamay lang yung nagda-drive. Bibili tayo ng gamit sa susunod. Simula pa lang tayo eh. Kaya tis-tis na muna. Yan. Sofitel. Uy, sana pa. Kaya minsan okay din mag-rides ng gabi eh. Liban sa walang mainit, walang sasakyan, tahimik pa. Tapos ayun nga, may mga marami kang mga kwentong kababalagan sa isip mo na lumilipad. A few minutes later. Antinin nyo guys, yung along top. Maliwanag na. Dati madilim pa to sobra. Masadong ilaw ngayon, oh. Puno na ng ilaw, kitang-kita lahat, pati wala na lang pati alikabok makita eh. Yon. Tapos may mga ilaw pa sa kalsada mismo, parang airport lang. Marami na talaga pagbabago. Ayan, malapit na tayo sa Rizal Park. Pero tayo sa may kabila, sa kilometer zero. Nasa National Museum tayo ngayon. Daan lang. National Museum. City Hall ng Maynila dun sa una, no? National Museum of Anthropology. 1 eternity later. City Hall nandun. Nasa Finance Road na tayo. So ayun na guys, we're here na sa Luneta Park. Ayun. Mga meron nagko-construction na road. Road construction. Pero dito na tayo, you know. It's Luneta! Ito naman sa kabilang side yung kilometer zero. Yung pinupuntahan ng mga bikers. Yan. Pinupuntahan ng mga bikers na starting point daw sa any point. Saan mo lang sila pumupunta kaya kitawin na kilometer zero. Yan. Ito. Yan. This is the kilometer zero. Kilometer zero. So ayun na nga guys, we're here sa kilometer zero. Ayun o. Yan. Kilometer zero tayo ngayon. So wala masyadong mga bikers. Kahit holiday ngayon, special holiday, pero wala masyadong tao. Dumay nakasalubong mga bikers din kanina, pero okay lang. Hindi ka tulad ng kapag weekend talagang sobrang dami. So ngayon, pahinga muna. Pahinga muna, pagod na pagkakapadyak. Yan. So bali, yung opposite side nito is Luneta Park. Napakita ko sa inyo. So yun na nga, sa opposite side yung Luneta Park. Oh my God! Ayun o, nakikita nyo. Kasama niya yung photo bomber sa likod. Yum. Kurong-kurong tayo para makita nyo masyado. Yan. Maganda naman sa tignan actually. Kahit may photo bomber sa likod. Pero feeling ko kaya ganyan yan ka mailaw. Parang pinakag-usapan na rin na pagandahin na lang din kasi since nasa background nga siya ng ano landmark. Kaya yun. Yun, Philippine flag. So bago-bago lang may mga bikers na rin dumarating.
Yan, nagpapahingat sa dulo. Yan, mga yan. Pagod siguro din. Ito rin yung isa sa mga perks ng ano eh, ng ride na gabi. Kasi na-appreciate mo yung mga ilaw sa paligid. Kumaga, nakikita mo yung kagandahan ng mga nilagay na ilaw na parang dekorasyon. Sa araw naman, na-appreciate mo rin naman yung kagandahan, pero iba yung iba rin kasi yung ano eh, tsura talaga kapag kagabi kasama yung mga ilaw. Ayun pala, may mga bikers sa kabilang side, oh. You know? Yun. Magpapahinga rin. Nakapagod din kaya magpajak. Yun. 3 days later. Ayan, pansinin nyo guys, yung daanan, no? Puno ng ilaw. Pero tignan, parang akala mo airport lang. Ayan. Isko Moreno lang malakas. Ito banda yung Dolomite. Nasarado pa eh. Hindi mo pwedeng bisitahin, hindi mo pwedeng puntahan. Ongoing construction pa, rehabilitation ng Manila Bay. Tahimik na ng Manila Bay, oh. Walang kataho-taho. Pero pag pandemic to, ang daming tumatambay dyan. Ross Boulevard pala to, guys. Yan yung CCP. Pero walang ilaw sa ngayon. Yan, paligid ng CCP. Yan. So marami na talaga improvement sa panahon ngayon. Tutuusin mo dati yung mga yan, hindi naman ganun kagandahan yan eh. Walang may nagme-maintain. So nanito may mga resto dito. May mga resto. So, dating madadaanan yung PICC, the Philippine International ano yun? Convention Center. Ayun. Pagkakaalam ko, pinatayo to sa panahon ni ano eh, Marcos. So yung way na to is heading to MOA na. Sofitel. Yung mga establishments na pinangmibanggit ko, sana meron man lang endorsement, no? Yeah, may mga bikers din. Hirap talaga mag-vlog ng bumabiyahe ng isang kamay lang yung nagda-drive. Ibili tayo ng gamit sa susunod. Simula pa lang tayo eh. Katis-tis na muna. Now, Sofitel!
Uy, sana pa. Pangalay guys. Yan. Amazing show. Sarado sila eh. Walang amazing show ngayon.